huwag mag-expect ng sobra. Kung ano yung nasa present, yun lang. Huwag kang mag-expect ng sobra, mga peeps. Baka ma-disappoint ka lang. So, mga peeps, welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na! So, for today's vlog, mga peeps, meron na naman tayong panibagong ka-afam topic today. Our topic today is expectation versus reality sa online dating. So, check it out. A few moments later. So, number one, expectation versus reality sa online dating is, ang expectation mo is mukhang model. Mukha siyang model ng mga famous celebrity, mga ganun yung ano niya, yung mga aura niya, yung pananamit niya, ganun mga peeps ha. Pero nung nakita mo siya sa video call, is ibang-iba yung itsura niya. And hindi maayos masyado yung pananamit niya. So, huwag kayong masyadong magpapaniwala dyan sa mga profile picture ng mga kachat nyo, mga peeps, ha? Baka madilolo kayo. Alam mo yung dilolo. Delusional. So, let's proceed na sa number two. Number two is yung conversation yung dalawa. Expectation about sa conversation yung dalawa, kumbaga, grabe yung mga sweet messages na sinisend nyo sa isa't isa, mga peeps, ha? Yun yung expectation nyo, ha? But in reality, nung nagkita na kayong dalawa, is naging awkward moment. Kumbaga, nagkaroon ng dead air. Dead air. Yun, mga peeps, ha? Kaya, kasi, syempre, awkward talaga yung mga mangyayari. Nangyayari kasi yan sa akin natin, mga peeps, nung first time naming nag-meet, banana. Ganyan nangyari sa akin. Baga na speechless ako. Wala akong masabi. Tinanong niya ako kung ano yung masasabi ko apat sa kanya. As in, baga na-blanko yung utak ko, mga peeps. Ganun pala talaga kapag first time mong makipag-meet sa mga AFAM. So, let's proceed na sa number three. Expectation mo sa first date yung dalawa is romantic na dinner, kung mga bangfang fairy tale. Grabe yung expectation mo, mga peeps, ha. Yung kumbaga parang pang pelikula yung environment. But in reality, sa pagkikita yung dalawa, sa first date yung dalawa, is sa fast food yung punta nyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, ha, huwag na huwag kayong mag-expect ng sobra sa unang pagkikita niyong dalawa ng ka-chatmate mo. So, let's proceed na sa number 4. So, sa number 4 naman, expect is yung personal information. Yung expectation mo is 100% na talaga yung tiwala mo sa kanya. 100% na talaga yung pagkaku for you lang, ha. 100% na yung binigay niya sa yung mga information, but in reality, meron pa din pala talaga siyang hindi nabanggit sa'yo ng mga bagay-bagay or yung masyadong exaggerated lang. Kasi may mga nangyayari talagang ganyan, mga peeps, ha, na yung akala mo, for example lang, ha, sinabi sa'yo ni AFAM na, ayun, umaga, wala na siyang asawa, ganun-ganun, or divorce na siya. But, nalaman mo na hindi pa pala siya divorce kasi nagkaroon kayo ng problema ngayon sa pagpa-process ng visa mo. So, let's proceed na sa number 5. Is yung first impression. Expectation mo na kumbaga, first impression mo sa kanya is he is really the one or she is really the one. But, sinasabi ko sa inyo mga peeps, ha, sa LDR, madami pa talagang pwedeng mangyari. Kaya huwag kayong mag-expect ng sobra. Yun yung ini-expect mo. But in reality pala, kumbaga medyo nagtagal na yung pag-uusap yung dalawa, medyo nagtagal na yung conversation yung dalawa, in reality pala, merong mga bagay na hindi kayo nagkakasundong dalawa, hindi kayo nag-a-agree, or hindi pala talaga kayong dalawa compatible sa isa't isa. Totoo yan, mga pipsa. May mga nangyayaring ganyan. Kaya, ang maa-advise ko sa inyo, just go with the flow, huwag mag-expect ng sobra. Kung ano yung nasa present, yun lang. Huwag kang mag-expect ng sobra, mga peeps. Baka, ma-disappoint ka lang. Kaya, chat wisely. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Katie and I am now signing off.